Sir Beans, pwede ba? Pa-example ulit. Sige. WISP Plus naman ni Carla para meron tayong case study ulit. Si Carla ay 45 years old and plans to retire at age 65. She earns 35,000 pesos per month at ang kanyang target monthly pension ay 50,000 pesos. So may target monthly pension sa 50,000 ha. She plans to put 5,000 pesos per month in WISP Plus. Yan yung plano niya. Sir, sapat kaya yung additional na 5,000 per month for WISP Plus para makuha yung, diba, 50,000 na target monthly pension? Yan ang aalamin natin ngayon. Pakita mo, sir. Oh. Will the SSS retirement building blocks be enough? Kinompute ko na po yan para hindi tayo magkalituhan. Ano? Doon sa regular SSS ni Carla, makakakuha siya ng 23,300 pesos. Okay. Tapos, yung kanyang WISP, dahil siya ay nasa 35,000 pesos, ay kinumpute ko na rin, no? After some years, ay makakakuha siya ng 292,060 based on 4.5% na return. At ang WISP Plus niya, yung 5,000 niya kada buwan na nilalagay at for 30 years niya yon na ginawa, ay aabot ng 1.8 million pesos. Hmm. Okay? Service, maganda yung mga figures na yan. Oo. Again, kapag mag-retire si Carla, enough kaya yan para sa target niya na 50,000 monthly pension. Kasi meron na siyang 23,300, eh, di ba? So, 26,700 na lang yung kailangang habulin ni Carla. Itong 292 plus 1.8, so yan na yung kanyang retirement fund. Ang suggestion ko dito ay kunin ni Carla ito as lump sum, okay? At i-reinvest niya. Reinvest niya yung WISP and WISP Plus, which is her retirement fund, equivalent na sa 2.174345. Tapos i-place niya ito sa investment na may 6% return. At saan yun? Pag-IBIG MP2. Pwede na niyang doon ilagay. Kasi safe na safe doon. Yung annual return ng 2.174345 na 6% ay nasa 130,000 pesos, 461, or 10,872 monthly. So yung target niya na 50,000 pesos per month ay missed. Kasi 23,300 plus 10,872, 34,172 lamang yan. Mm-hmm. Magkano ba dapat yung i-save ni Carla per month mula ngayon until siya ay mag-65 years old para talagang makumpleto niya yung 50,000 target na monthly pension? Kailangan niyang mag-save ng 12,100 pesos per month.